Dahil umano sa selos, kaya napatay sa pamamaril ng isang lalaki sa Davao del Sur ang sarili niyang kapatid. Patay rin ang kaibigan ng biktima na nadamay lang. At nakatutok si Tek Ocampo ng RTV1 Mindanao. Nagkasayahan lang daw noon ang magbarkadang sina Michi Panerio at Elmon Calugas nang biglang dumating ang kapatid ni Michi na si Jaime. Nagwala raw noon si Jaime. Napahiya itong victim natin, sabi niya, inaya niya na doon na lang nila sa labas e-settle yung problema. Ngayon, nung lumabas na sila, doon na sila nagkainitan, then eventually itong suspect natin na pumunta doon sa bahay ng victim, binaril niya na itong ating kapatid lang din niya yung victim, tsaka yung isang kaibigan. Selos ang tinitingnang angulo ngayon ng mga otoridad, base na rin sa sumbong ng mga barkada ng biktima. Nagalit daw kasi si Jaime sa kapatid na si Michi. Yung ex nung suspect ay girlfriend na ngayon nung victim, nakapatid lang din niya. Pero si Jaime, ayaw aminin na nagseselo siya sa kanyang kapatid. Nagalit yung mga taga doon kasi daw yung kapatid ko may dinadala daw na babae sa kanilang bahay. Pinantahan ko siya at kinausap. Hindi totoong ex mo yung kasintahan ng kapatid mo? Hindi po, kabit niya yon. Pero nagsisisi raw siya dahil sa hindi nila pagkakaunawaan, napatay niya ang kapatid. Nagsisisi ako kasi kapatid ko yon, yung security guard na damay kasi gusto niya akong pigilan. Wala naman akong kasalanan sa kanya, hindi ko siya kilala, di ko din alam kung taga saan siya. Sasampa ng pamilya Calugas ng kasong murder ang suspect. Wala pang pahayag ang pamilya Panerio kung magsasampa sila ng kasong parricide laban kay Jaime. Tek Ocampo, nakatutok, 24 oras.